ya hawa, isya ya hawa say, ang may likha ng ating buhay. Pati Jesus 666, Cross 666, si Lucifer 666. Nakakawa kayo man. Bahala kayo, hindi kayo maniwala. At least wala na kaming pananagutan. Sinabi na namin. Pero hindi kayo maniniwala, wala kaming pananagutan sa inyo. Dahil nasabi na namin. Satan, deceived by all men's media. Nalinglang ni Satan, science, religion, ito yan, mga Babylonian school, politics, music industry, at modern Bible. Ito, nalinglang, modern Bible. Naging corrupted Bible or doctorated Bible equal ang resulta sa satanic Bible. Yan, nalinglang. Kung gusto kayo manatiling malinglan dito, sige, patuloy lang kayo. Media, science, religion, school, politics, music industry. Yung umaawit. For the Lord is my tower. Yung Lord mo, sita niya? Si Baal? Wilson. Pinalita namin. Hindi na, for the Lord is my tower. Yahawah Shai is my tower. Yan ba yun? So, ano, Yahawah Shai na. Yan, Lord. Yan mo. Linglang talaga ang buong mundo. Oh, nalinglang ni Satan ang sangkatauhan. That's why nalungkot ako sa ano. Pero papalitan ko yung nakangiti pag mayroon ng mga pastor na pupunta na sa tamang paniniwala. Makita mo, palitan mo, nakangiti na ako. Satan's name is God. Ahas, si God rin. Okay, the first book of Adam, ano, chapter 72, Adam's heart is set on fire. Satan appeared as a beautiful maiden. Naturo ito na, pero kaya recaption kasi ito. Richo tayo sa Tagalog, kasi mahaba ito. Oh, basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 72, verse 1 to 12. Nang magkagayo si Satanas at ang sampu mula sa kaniyang hukbo ay nagkunwaring mga dalaga, hindi gaya ng iba sa buong mundo para sa biyaya. Hmm. Umahon sila mula sa ilog sa harapan ni na Adan at Eva at sinabi nila sa kanilang sarili, halika, tingnan natin ang mga mukha ni na Adan at Eva na kabilang sa mga tao sa lupa kung gaano sila kaganda at kung gaano kaiba ang kanilang hitsura sa sarili nating mga mukha. Pagkatapos ay lumapit sila kina Adan at Eva at binati sila at nakatayong nagtataka sa kanila. Nagtataka sila, tuloy. Tiningnan din sila nina Adan at Eva at namamangha sa kanilang kagandahan. At sinabi kong, kung gayon, mayroon bang ibang daigdig sa ilalim natin na may napakagandang mga nilalang na gaya nito? At sinabi ng mga dalagang iyon, kina Adan at Eva, oo, sa katunayan, kami ay isang saganang nilikha. At sinabi ni Adan sa kanila, ngunit paano kayo tumarami? Ayan. Nagtatanong siya, no, ignorante itong kasi Adan, ha? Paano kayo tumarami? Ha? Pero magaganda talaga sila, maputi. Sigat din yun eh, yung mga kasama na, so yung limang sitan, yun doon. Nag-aan yung mga dalaga, ha? Beautiful maiden. Parang made in Maracanang. Made, katulong, kasimbahay. Dalaga. Beautiful na dalaga. Yan. Basa. At sila'y sumagot sa kanya, kami ay may mga asawang nag-asawa sa amin. At kami ay nagsisilang sa kanila ng mga anak na lumalaki. At sila naman ay nag-aasawa at nag-aasawa.
at nagkaanak din at sa gayon kami ay dumarami. At kung gayon, o Adan, hindi ka namin yung maniniwala sa amin, ipapakita namin sa iyo ang aming mga asawa at mga anak. Ayan, magpa-probe talaga siya. O, basa. Pagkatapos ay sumigaw sila sa ibabaw ng ilog na parang tinatawag ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak na umahon mula sa ilog. Mga lalaki at mga bata at ang bawat lalaki ay lumalapit sa kanyang asawa na kasama niya ang kanyang mga anak. So, tumawag lang. Lumabas sa ilog, ha? Tumiro mo, lumabas sa ilog. Kung mag-talo. Yung limang ay sampung dalaga, mitin, sa ilog din ang galing. O, basa. Ngunit nang makita sila ni Adan at Eva, sila ay tumatahimik at nagtaka sa kanila. Pagkatapos ay sinabi nila kanina ni Adan at Eva, tingnan mo ang lahat ng aming mga asawa at ang aming mga anak. Dapat mong pakasalan si Eva tulad ng aming pag-aasawa sa aming mga asawa upang magkaroon ka ng mga anak na gaya namin. Ito ay isang paraan ni Satanas upang linlangin si Adan. Hindi i-explain ha anong proseso ng pag-aasawa. Pero ang explain ng asawa, yung explain niya nagkaanak, nagkaanak-anak, shipping, yun ang kasal. Sipingan mo yung babae, kasal na kayo. Sipingan babae, kasal na kayo. Satanic doctrine. Shipping lang, kasal na lang. Kasal sa banig. Yan ang gusto ni Satanas. Kasi yan ang paglilinglang niya. Ito ay isang paraan ni Satanas upang linlangin si Eva, nasipigan niya si Eva para kasal magkaanak na walang basbas. Sipigan niya dahil ang kasal, shipping, hindi basbas. Hindi hawakan mo ang kamay na magbigay ka pa ng regalo dapat. Nang ang tawag doon sa ano? Aras. Pag di ya? Dori. Dori. Ya, Dori. Dori ni pasalan. Hindi katulik yan. Katulik doon trend yan eh. Yan, may Dori. Yan ang gusto nila eh. Siping-siping. Para asal na yan. Eh, si Iba, si Ada naman, hindi naman marunong magsiping yan. O di nagpatoro. Paano kayo marami? O ganito. O, sampu lang. Eh, hindi naman siya nagtaka na kung nag-sample si Gabriel kay Eva, eh tingin niya, hindi naman si Gabriel, tingin niya babae yung dalaga yun. Nagbigay ng sample, demonstration, para, ah, ganun pala gagawin ko, ganun. Ayan, naglagay na ng binhe. Wala sa loob ng garden of Eden niya, nasa labas na yan. Ah, tuloy, basa. Nag-isip din ni Satanas sa kanyang sarili, si Alahyam noong una ay nag-uutos kay Adan tungkol sa bunga ng puno na sinasabi sa kanya, huwag kang kumain niyaon, kundi sa kamatayan ay mamamatay ka. Ngunit si Adan ay kumain niyaon at gayon may hindi siya pinatay ni Alahyam. Siya lamang ang nag-uutos sa kanya ng kamatayan at mga salot at mga pagsubok hanggang sa araw na siya ay lumalabas sa kanyang katawan. Pero mo, ginawa pa ni Sita na sinungaling si Alahyam? Oh, ginawa pa ni sinungaling. Oh, di ba sinabi niya alam, huwag mo kakainin, mamatay ka? O, hindi naman kayo namatay. Sakalang kayo mamatay pag lumabas ng katawang kayo sa katawan. Hindi naman yung sinabi, pag kumain, mamatay. O, dapat namatay kayo. Oh, ginawa pang sinungaling si Alahyam para makumbisi talaga si Adan. Ito mo ha. O, basa. Ngayon kung gayon, kung linlangin ko siya na gawin ang bagay nito at pakasalan si Ada na walang pahitulot ni Alahyam, papatayin siya ni Alahyam. Kaya nga, ginawa ni Satanas ang pagpapakitang ito bago sina Adan at Eva dahil hinangad niyang patayin siya at alisin siya sa balat ng lupa. Yan. Pero ba, ang mabuti lang sa sidaan si Adan, sabi na, hindi pwede, gagawin ko to. Kailangan magpaalam muna ako kay Alahyam.
Dahil pag gagawin ko to, papatayin si Iba. Oo. Oo. Papatayin siya ni Alhayam. Pag gagawin. Hindi naman sabi niya ang papatay kami dalawa. Si Iba lang daw papatay. Pag gagawin ni Adan, yung pagsiping na hindi nagpaalam kay Alhayam. Ah. The first book of Adan and Eve, chapter 73, The Marriage of Adan and Eve. Ito na sa kasal na to, ha? Ah. Dito tayo sa Tagalog. Ah, basa. Ang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 73:1-9. Pagkatapos ay itinuturing ni Alhayam ang mga salita na ni Adan na ang mga ito ay totoo. At gaya niyang hintayin ng matagal ang kanyang utos tungkol sa payo ni Satanas. Tuloy. At sinangayunan ni Alhayam si Adan sa kung ano ang kanyang inisip hinggil dito. At sa panalangin siya ay nagkasala sa kanyang harapan. Ang salita ni Alhayam ay dumating kay Adan ay nagsabi sa kanya, O Adan, kung mayroon kang ganitong pag-iingat sa una, bago ka lumabas sa Arjen, patungo sa alubayin ito. Pinaalaala ni Alhayam. Kasi si Adan at maingat na siya eh. Sabi ni Alhayam, kung maingat ka lang noon na bago kayo lumabas sa Garden of Eden, hindi mangyayari sa inyo itong mga kahirapan ninyo. Hindi siya maingat dati eh. Hindi ito maingat na. Kahit anong payo ni Satanas, na sige, hindi naman totoo si Alhayam. Pinangako niya mamatay din, hindi naman kayo namatay eh. Pero si Adan nag-isip na lang, hindi ko hindi, kailangan magpaalam talaga kami. Yun, ganun rin tayo minsan. May prayer naman tayo. Alhayam, Abaylawa, pupunta ko doon. Karuban mo ba? Oh. Lahat ng gagawin natin, ipaalam natin lagi through prayer. Hindi tayo basta-basta mag-decision na without knowing, without confirmation, without asking of our Creator, Abaylawa, Alhayam. I-reveal naman niya sa atin kung kalooban pag hindi. Lagi natin ipag-pray. Ingat-ingat tayo lagi. O, Alhayam, ano ba yung gagawin ko? Ito, may suggestion dito daw. Ito. Saan ba talaga tama? Di nalilipo ako. Ano ba? I-reveal mo sa akin sa paraginip o sa Ojibwe voice. I-reveal yan eh. Maramdaman mo yung sagot niya. Ganon dapat eh. O. Ngayon. Basa. Pagkatapos noon, sinugo ni Alhayam ang kaniyang mga anghel na nagdala ng ginto at ang anghel na nagdala ng insenso at ang anghel na nagdala ng mira kay Adan na dapat magpaalam sa kanya tungkol sa kasalang ito. Yan, may dure. Ang anghel pa nagdala ng dure, gold, incense, and myrrh. Mira, insenso, ginto. Tatlong anghel din. Bigay doon kay Adan. Kasi pakasal na eh. Mga anghel ha, hindi lang isang anghel. Basa. Nang magkagayoy, sinabi ng mga anghel kay Adan, kunin mo ang ginto at ibigay kay Eva bilang kaloob sa kasalanan. Hindi kasalan. Kasalan. At magkakong pagkasalan mo siya at bigyan mo siya ng kamangyan at mira bilang isang regalo. Sinunod ni Adan ang mga anghel at kinuha ang ginto at inilagay sa sinapupunan ni Eva sa kanyang damit at nagkaroon ng pagkakasalan. Di siya sa pamamagitan ng kanyang kamay. Nagbigay na ng regalo ginto dito sa sinapupunan ni regalo yung dory tapos ganoon kamay. Nandoon yung mga anghel. Kasal, ito talaga formal, may bas-bas. Nandoon yung amang anghel, tatlo. Tapos hawak kamay, di ba? Hawak kamay yun. Holding hand. Wala nilagay yung kisig, si bawal pa sila eh. May instruction daw. Sige, basa. Pagkatapos, inutusan ng mga anghel, sina Adan at Eva, nagbumangon at mananangin ng 40 araw at 40 gabi. Nang magawa niya iyon, pagkatapos ay si Adan ay dapat makipagtalik sa kanyang asawa sapagkat ito ay magiging isang gawang dalisay at walang dungis upang siya ay magkaroon ng mga anak na dadami at pupunuin ang balat ng lupa
Pagkatapos ay parehong tinanggap ni na Adan at Eva ang mga salita ng mga anghel. At ang mga anghel ay umalis sa kanila. Umalis ang anghel, umalis ka sa langit. Anong sabi ng anghel tapos pagkasal? Mag-ayuno muna sila. Prayer and fasting. 40 days. Para maging dalisay. Bakit? Kailangan pa bang mag-ayuno sila? Ng 40 days? Mga kinakasal doon, wala namang ayuno, di ba? Pagkatapos kasal, pwede masipin. Pero sa kala, hindi pa muna pwede masipin. Kasi something happy nangyari doon. Yung nakita ng 10 dalagang magaganda. Para pag mag-fasting sila, maalis yung ano, para dalisay na yung mga anak na punuin nila ang lupa ng kanilang lahi. Kasi may nailagay na ipunla ni Gadriel na nag-anyong babae na may dalaga. Not from Malacanang, ha? Hindi din Malacanang. May. And yan ang nangyari. That's why kailangan mag-fasting para maging dalisay. Tingnan nyo pa, yung madalisay, ano ba? O. Pagkatapos ay inutusan ng mga anghel, sina Adan at Eva, bumangon at manalangin ng 40 araw at 40 gabi nang magawa ninyo yon. Pagkatapos ay si Adan ay dapat magipagtalik sa kanyang asawa. Saka pa sila magtalik? Sapagkat ito ang nagiging isang gawang dalisay. Para maging dalisay at walang dungis. Kasi nadudungisan nga eh. Upang siya ay magkaroon ng mga anak at nadami at punuin ang balat ng lupa. Fasting. Ngayon, doon tayo sa fasting ngayon. Natapos ba ng fasting? Wala pang sipin sila. Saka lang sila magsipin si Adan si Eva after sa fasting. Pero puntahan natin ang fasting. Tuloy mo na ito. Pagkatapos sina Adan at Eva ay nagsimulang mag-ayuno at manalangin hanggang sa katapusan ng 40 araw. At pagkatapos ay nakipagtalik sila gaya ng sinabi sa kanila ng mga anghel. At mula nang umalis si Adan na sa halamanan hanggang sa ikasal niya si Eva ay 223 araw iyon at 7 buwan at 13 araw. Sa gayon ay natalo ang pakikipagdigma ni Satanas kay Adan. Natalo kasi pumayag si Alhayam na ikasal sila pero may basbas. Hawakan ni Adan ang kamay ni Eva. Sign of reading. Tapos may dore, gold, ancient, and merah. Nadala mismo ng anghel. Hindi siya na naghahanap niyang duri dito. May galing na sa langit ang duri. So yan ang talagang kasal. Kaya ano nangyari? Kailangan mag-ayuno muna sila. Oh? Ay mag-ayuno. Manalangin. 40 days and 40 nights. Saka pa sila mag-sitting. Ngayon, ano nangyari? Doon tayo sa ayuno. Anong nagaganap sa ayuno? Ay ba? Kabukubadam. Sa Tagalog tayo. Kasi ubusan tayong oras sa English. Daming. Haba to ha. Ito, part ng ayuno to. Hindi to nabanggit na karaan. Ito, ngayon. Sige, basa. Ang akapyatan, 6.1. Sumagot si Adan at sinabi kay Eva, hindi mo na madadagdagan kahit ano dito sa kabaligtaran. Hawakan mo ang bilang ng mga araw na sasabihin ko sa iyo at tutuparin ko ito. At magsisisi ako sa loob ng apatong araw at nagsisisi ka sa loob ng 34 na araw. Iwanan mo ako nitong 6 na araw dahil hindi ka hinilikha sa 6 na araw nang natapos ni Alayam ang paglikha sa lahat ng lahat. Ngayon, ikaw... O, pansinin mo ha, si Adan, fasting niya 40 days and 40 nights. Pero si Eva, hindi 40 days, 40 nights, minus 6. Dahil hindi daw siya nilikha sa pang-6 na araw. So, 34 days lang.
ang fasting ni Adan, ni Adan o ni Eva, 34 days lang ang fasting niya. Pagkatapos, tapos ng fasting niya, 34 days. Si Adan, 40 days. Kasi ang katuwiran ni Adan dito, hindi ka nilikha sa pang-anim na araw. Siya lang. That's why, tapos niya ang 40 days. Sa'yo, minus 6. Binanggit, di ba? Nakuha niya? Binanggit. So, babae, 34 days lang. Alright. Oh, basa. Bumangon ka at umunta ka sa ilog Tigris at maglagay ka ng bato sa ilalim ng iyong mga paa at manatili ka sa tubig at maggamit ka nito hanggang sa iyong leeg. Ikaw ay nananalangin, walang tunog na lumabas sa iyong bibig sapagkat hindi tayo karapat-dapat na ibuka ang ating bibig sapagkat ang ating mga labi ay marumi dahil tayo ay lumalabag sa mga utos tungkol sa pagkain. Kumain ang bunga mula sa puno ng paraiso na itinagbawal sa ating ng malahayam. Saksyon na ni Adan, sige punta ka sa Tigris, doon ka magpasting, lagay mo bato yung ano, para hindi siya lulutang, para ano, tapos magsukot ka na ang liit, pero manalangin ka, huwag ibuka ang bibig, dahil hindi ka rupat dapat, manalangin, silent na siya, hindi yung awal yung manalangin, silent kasi marumi daw bibig, himik lang, no? Yun pala, oh, Italiano, silent prayer. Eh. Wala sa Genesis yan, nang matapos ang 12 araw ng kanyang pag-iyak, ang Diablo ay nanginginig at nagbago ang kanyang anyo at ang kanyang mga damit ay sa pamamagitan ng kanyang matinding panlilinlang. Lumapit siya kay Eva sa ilog ng Tigris at tumayo sa tabi ng pampang. 12 araw ha, sa fasting ni Eva doon sa Tigris, dumating si Satan. Nag-ibang anyo, ha? Tapos, kunwari, iyak pa. Panliling lang, ha? Basa. Siya ay umiyak at ang kanyang mga huwag na luha ay tumutulo sa kanyang damit at mula sa kanyang damit, pababa sa lupa. Pagkatapos, ay sinabi niya kay Eva, lumabas ka sa tubig na iyon. Kung saan ka naroon at itigil ang iyong mga paghihirap sapagkat si Alayam ay nakinig sa iyong pagsisisi at kay Adan na iyong asawa. Tingnan mo, sinungaling sa talas. Para matigil ang fasting nila. Tuloy. Bukod dito, kami rin ay humingi ng biyaya dahil sa iyong mga kasawiyang nakita namin. Kaya isinugo ako ni Alayam upang ikaw ay maramihan ay lumabas at upang bigyan ka ng pagkain dahil sa iyong pinagsisihan. Ngayon sumampa gamula mula roon sapagkat naparoon ako kay Adam at sinugo niya ako at sinabi sa akin, humayo ka at kausapin mo si Eva, aking asawa, ibalik mo siya sa akin. Halika ngayon at dadalhin kita kay Adan sa kinaroroonan niya at kung saan naroon din ang iyong pagkain. Oh, sino mo? Nanood yung pagkain mo? 12 araw na eh, 12 days ng fasting, gutom na yan eh, di ba? Oh, nanood pagkain mo, sinunggo ako ni Adan, papuntahin ka, sinungaling sa Satanas, oh. Hindi naman siya sinunggo eh. Sabi pa niya, sinunggo ako ni Alayam. O pa ikaw. Tapos, kunwari pa, oh, bukod dito. Kami rin ay humingi ng biyaya dahil sa inyong mga kasawian at sinungaling. Grabe, kasaksak ka sinungaling sa Tanas. Ngayon, kung tayo magsinungaling din, para tayong kahawangin din sa Tanas. That's why iwas talaga sinungaling. Sino sa Tanas sinungaling talaga? Bakit? Hindi ma tayo magtapat na lang? Totoo, bakit magsinungaling? Gusto ka magpasikat kasi gusto mo pag malaki, pag mayabang yung ano, sinungaling ka na para sinikat ka. Alabas mo, sikat sa boy. Babad record ka pa doon. Eto? Basa. At na makita ni Adan si Eva at kung pabaano at si Eva ay umahon.
sige. At si Eva ay umahon mula sa tubig at ang kanyang laman ay natuyo na parang bulok na gulay dahil sa lamig ng tubig. Ha, nawasak ang lahat ng anyo ng kanyang kagandahan at siya ay umahon mula sa tubig. Siya ay bumagsak sa lupa sa matinding kahinaan at nanatiling nakahiga sa lupa nang hindi gumagalaw sa loob ng 2 araw at pagkaraan ng 2 araw ay bumangon siya at dinala siya ng Diablo sa kinaroonan ni Adan. Tama ha? Nagfasting pa sila, wala, hindi pa nakasiping si Adan kay iba. Saka lang sila magsiping pag matapos na ang fasting nila. 34 days lang kay iba, 40 days ang kay Adan. Pinuntahan siya kay Sita, nag-anyong ibang anyo. Ngayon yung lumabas si iba, tulog sa sobrang pagod. 2 araw. Sa tingin ba niyo, walang gagawin si Satanasio? Nakatikin mo siya eh. Nung nag-anyo siyang dalagang maganda. Additional naman yun. 2 days yan ha. Biro mo 2 days. Pagkatapos gising si iba, dinala na niya kaya lang. Ayun, tuloy, basa. At na makita ni Adan si Eva at kung papaano niya sinusundan ang Diablo, siya ay nagsimulang umiyak sa nagbabagang luha. At sumigaw ng malakas na tinig at sinabi sa kanya, boses mo. May ilang boses mo eh. Nasaan ang mga utos ng pagsisisi na ibigay ko sa iyo? Muli kayong ginaya niya dahil sa kanya tayo ay dayuhan sa ating mga tahanan. Nang marinig ni Eva na ang Diablo ang nanlilang sa kanya, siya ay nagpatira pa sa harap niya at ang paghihirap ni Adan para kay Eva ay nadagdagan ng 2 beses dahil nakita niya siyang nakahiga sa lupa na parang isang patay. Kita mo ha? So, iyak siya dan, sumigaw pa. Bakit ka nandito? Kung natapos ang fasting. Kita mo yung araw ng fasting nila, ha? Okay, tuloy, basa. At siya ay nalungkot at nagsabi na humahagulgul sa aba ninyong lumalaban sa amin. Anong kasamaan ang ginawa namin sa inyo? Sapagkat dahil sa inyo ay umalis kami sa paraiso. Dahil ba sa aming pinalayas ka? Galit ka sa amin? O dahil ba sa amin ay naalis ka sa iyong kaluwalhatian? O ito ba ay iyong paraan sa pamamagitan ng aming pagkilos na nasa ganoong linglangin kami? O kami lang ba ang mga nilalang ng alahayam na ikaw lang ang lumalaban sa amin? Yan ang sumbat ni Adan kay Satan, kay Gadril, kay Bilyar. Bilyar yun eh. Sa Greenwald, taloy. Nagsimulang umiyak ang Diablo na may pilit na luha. At sinabi ng Diablo kay Adan, Adan, lahat ng kasaktiman at galit at lahat ng kalungkutan ng aking puso ay nagdirekta sa iyo dahil sa pamagitan mo, ako ay nahulog mula sa aking mga tahanan. Ito sa pamagitan mo ay nahiwalay ko sa aking sariling luklukan. Ang aking mga pakpak ay higit na marami kaysa mga pakpak ng mga kirubin. At ako'y nagkubli sa ilalim nila dahil sa iyo. Ngayon lumalakad ang aking mga paa sa lupa na hindi ko sana pinaniniwalaan. So, yan ang gulat ni Gabriel. Hindi lang yung piyapsitan eh. Ang kirubim, 4 ang pakpak. Eh marami silang pakpak, 6. 6 ang pinakamaraming pakpak eh. 6 ang pakpak ng mga high-ranking angel na Lucifer. Kasi
Marami kaysa mga pakpak ng mga kerubim. So, pinagsak sila. Tuloy. Sumagot si Adan. Yeah, sandali, papanasuot ka to ha. Mula sa akin. Sumagot si Adan sa Diablo at sinabi sa kanya, ano ang aking kasalanan? Kung saan nagawa ko ang lahat ng iyan sa iyo? Sumagot ang Diablo sa kanya at sinabi sa kanya, wala kang ginawa sa akin, ngunit dahil sa iyo, kaya ko nahulog sa lupa. Naging foreign angel sila. Tuloy. Sa mismong araw ng ikaw ay lika sa araw na iyon, ako ay nahulog mula sa harap ng Alahayam. Dahil nang si Alahayam ay huminga ng espiritu sa iyong mukha. Meron kang larawan at walis ng kabanalan ng Alahayam. At pagkatapos ay dumating si Michael. Iniharap ka niya at pinayuko kanya sa harap ni Alahayam. At sinabi niya hawa kay Michael, nilikha ko si Adan ayon sa aking larawan at sa aking kabanalan. Nang magkagayon, dumating siya Michael. Ipinatawag niya ang lahat ng hukbo ng mga anghel at sinabi sa kanila, lumuhod kayo sa harap ng wani sa larawan ng kabanalan ang Alahayam. At pagkatapos ng tawarin sila ni Michael at ang lahat ay lumuhod sa iyo, tinawag din niya ako. At sinabi ko sa kanya, umalis ka sa akin, sapagkat hindi ako yuko sa kanya na mas bata kay sa akin. Sa katunayan, ako ay nakahihingit sa kanya at nararapat sa kanya na yumukod sa akin. Narinig yun ng anim ng klase ng iba pang mga anghel at ang aking pananalita ay ikinatuwa nila at hindi sila yumukod sa iyo. Anim na klaseng angel na karinig. Hindi rin yumuko. Hindi nag-bow down kay Adan. Sabi ni Mikey, mag-bow down kayo. Eto si itong mga high ranking angel, mag-bow down kami. Bata sa amin yan. Mas matanda kami. Dapat siya ang mag-bow down sa amin. Yabang talaga. Right. Yun yung nasa isikin na gusto niyang patayan ang katastaasan. Binagsak sila sa lupa. Yung Lucifer na yon. Sino yun eh? Kaya ayaw nga magpakumbaba. Pride. Gusto niya itaas sa sarili niya. Mag-bow down na sila kay Adan. Mag-yuko na sila kay Adan. Di bakit silang Michael, Oriel, Gabriel, at saka Rafael, nag-bow down. Pero ito, ayaw talaga itong lima. At saka may nakarinig pa na anim na klase. Sila yung nagkunwaring mga anak, asawa, di ba, pinakita doon sa ilog na marami sila. Sila yung mga fallen angel na yan. Pero lima ang kinaka-high ranking, limang Lucifer. Grabe. So, yan ang mga sitan. Mga demons. Basa, tuloy. Nang magkagayoy na galit si Yahawah at inutusan sila at ako na itapon sa lupa mula sa aming mga tahanan. Tungkol sa iyo ay inutusan kaniyang manirahan sa paraiso. Nang aking matanto na ako'y nabuwan sa harap mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at ay ako'y nasa kapagbagan at ikaw ay nasa kapahingahan. So, ang ganda kalagayan na Adan sa Garden of Eden. Siya naman, talagang malas ang buhay niya, binagsak sa lupa. Isang paliwalang, naglakad na lang siya. Samantala, anim pakpak niya. Hindi ko paniniwala na gano'n, pero nangyari sa kanya. Gano'n na lang katindi ang galit ng mga fallen angel sa ating mga lahi ni Adan. At yung iba. That's why titirahin, tinira nga talaga, hindi naya ang buong mundo. Akala mo yung God, tama yan, siya yun eh. Yung Lord, yung amin, yung Jesus Christ, lahat. Kasi galit siya, kasi dahil kay Adan at iba, nabagsak sila. Lahat tayo mga lahi na nag-iba, galit talaga sila. Yun ang isipin natin ha, na hindi tayo dapat mukumpiyansa ni Satanas. Grabe yan. Ngayon, ito. Basa. Nang magkagayoy, pinuntahan kita na mahuli upang maihiwalay kita sa paraiso kong ng kasiyahan
gaya ng pagkahiwalay ko dahil sa iyo. Nang marinig yun ni Adan, sumigaw siya sa malakas na tinig at nagsabi, Yahawa, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay na ilayo mo sa akin ang kaaway na ito na nagnanais na iligaw ako at naghangad na wasakin ang aking lahi. Sa pamamagitan niya ay nawala si Eva. Kita mo? So, ganun katindi ang galit ni Satanas talaga sa ating mga lahi. That's why, di ba, yung fighting between enmity between the serpent, seed, at saka seed of the woman. Talagang banatan talaga yan. Sa galit. O, oh, tuloy. At sa sandaling yun, ay hindi na nakikita sa si Beliar tungkol kay Adan. Siya ay nananatili sa tubig at nasisisi. Ngunit si Eva ay nabuwal sa lupa tulad ng isang patay. Pagkatapos ay tumayo siya mula sa lupa. Lupa. So, hindi makita si Beliar, si tatay lang makita. Ibang spelling. V naman kita. Beliar. Tingnan natin ha. Alamin natin yung ugat. Sige, basa. Ano ang ibig sabihin ng salitang Griego na Beliar? Walang kwenta. Ang Beliar at Beliar, Beliar, ay mga katumbas na Griego ng salitang Hebreo na Belial na nangangahulugang kasamaan o kawalang halaga. Sa labas ng Hebreo Bible, si Belial ang pinuno ng mga puwersa ng kadiliman. October 26, 2012. Pansinin mo to sa Hebreo, ha? Ito ha. Alisin ito, iwan tong B. Alisin tong dalawang Y at saka L, I, at saka A. Ilagay yan dito. Anong basa? Bia. Ha? Bia. De, alisin niya itong dalawang Y, at saka I, at saka L, at saka E. Itong B, ilagay dito. Ano pabasa? Bilya. Baal. Baal. Oo, oh, baal, o. Oh. Alisin niya ito, alisin. Alisin niya ito, alisin. Wala ito, alisin yan. Itong Y. Itong B, ilagay dito. Basa dyan. Baal. Baal. Baal talaga. Oo. Oh. Kasi alisin niya. Baal, o. Kita mo? Baal. Yeah. Bilyar! Bilyar! Nawala! Si tatay na naiwan. Si Bael. Ito ba? Ibang spelling. Basa! At sinabi kay Adan, maligtas ka, Adam, sapagkat hindi ka sumama sa akin sa pagsuway sa mga utos ni sa una, halimbawa, o sa pangalawa, ngunit ang salita ng alahayam ay mananaig laban sa akin. At sinabi ni Eva sa kanya, narito, ako ay aalis sa direksyon ng lumulubog na araw at ako ay kakain ng damo tulad ng isang piping hayop hanggang sa ako ay mamatay. Sapagkat sa anumang paraan ay hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng bahagi sa pagkain ng nabubuhay. Diba, nagising na si Eva. Pagising na yung sinabi ni Eva, aalis siya papunta sa direksyon ng paglubog ng araw. Iwalay sila. Hindi pa nakasipin siya doon. Hindi pa tapos ang fasting eh. 12 days pa nga eh. Kung pwento ha, kailangan matapos sila ang 40 days. Kay iba, 34 days. Saka pa sila magsipeng. So wala pang siping na nagingyari sa kanila. Ngayon, nahiyang-hiya si iba dahil sa dalawang beses na siyang nagkamali. Doon sa Garden of Eden, ito naman na sumama sa kay Beliar. Hindi si tatay. Sumama siya. Naiwan si nanay. Kasi sabi. Kami din ang tatawa ko lang yan eh. Ngayon, umalis, tingnan natin anong kaganapan ha. Sige, teka. Mabigyan tumukuruan agad eh. Ayan.
Pagkatapos ay umalis si Eva sa direksyon. Ah, nakasan mo? Sa direksyon ng paglubog na araw. At nanatisyaron sa pagdadalamhati at pagdaing at pagkaraad ng mga araw na ito, siya'y gumawa para sa kaniyang sarili ng isang kubo sa direksyon ng paglubog ng araw. Ngayon siya ay naglilihi ng tatlong buwan at si Cain ay nasa kaniyang sinatupunan. Nang dumating ang mga araw ng kaniyang panganganak, nagsimula siyang manginig. Siya ay gumagulgol patungo kay Alhayam sa malakas na tinig at nagsasabi, Kaya tama ha? Nabuntis, buntis siya. Si Cain ang binuntis niya. Hindi pa natapos ang fasting, wala pa silang sipin sa Adan at Eva doon. Dahil 12 days pa lang, sumama na sa kay Satan. Nakakalim nga siya alam si Satan pala yun eh. 12 days, tapos nagdagdag ang dalawang araw, tulog siya sa dalawang araw, o naging 14 days. Ngayon yung nagising na, eh si Satan biglang nawala kasi girebuke na Adan eh. Oh, ay hawa, ang buhay ko'y para sa'yo, alisin mo itong kaawan ito, umalis, biglang hindi nakita si Bilyaw. Nawala, naiwan na sa tatay. So yan, ngayon, yung nagising na si Iba, yun ang nagsabi, na ikaw Adan, maligtas ka. Siya hindi, naalis siya. Pupunta siya. Nagtayo siya ng kubo ha. Mayroon siya kubo ang ginawa. So, pwede tira siya. Mag-isa na lang siya. Ay, kubo yan. Makasan yung kubo. Baba. Yun. Oh, siya ay gumawa para sa kanyang sariling isang kubo na direksyon sa paglubog ng araw. Oh, tapos yun, ay siya ay naglihi na tatlong buwan at si Cain ang nasa sa kanyang sinapupunan. Oh, sino tatay? Na hindi pa nakasipin si... Si Bilyar. Oh, yun. Tatay Bilyar. Pero mo ha, tingnan mo ha. Hindi pa nakasipin ha. Kasi patapos ang 40 days ang 49. Kaya lang, kaya ba ang tipo lang. Oh, pero yung nakaalis. Pero tingnan mo sa Genesis chapter 4 kanina, di ba? Sinipingan ni Adan at nag-anak, yung panganay anak si Cain. Lagi. Mali. Kung totoo yung ginawa ni Moses, mali. Dito tayo na i-correct. Eh, ito, paniwalaan ba natin ito? Galing sa taas eh. Ito yung dala ni Enoch na sulat ni Pramuel. Na first book of Adan and Eve. Tsaka book of Adam. Ito yung mga aklat na yung binaba. Okay yun. Nakita mo, sinong tatay ni Cain? Tatay Bilyar. Bilyar. Oh, yan. Si Gadlin. Bilyar o ba? Bilyar o ba? Baka bala si nanay, hindi nga magalit ko ng tatay. Oh, yan. Tumagunol, ha? Ito na. Ah, basa. Nasaan si Adan upang ako'y kanyang aliwin sa ating kasalukuyang paghirap? O sino ang magsasalaysay ng aking mga pagdurusa sa kanya? Wala bang sino man sa mga ibon na pupunta sa kanya at magsasabi sa kanya, halika, tulungan mo si Eva, ang iyong asawa. Nakikiusap ako sa iyo sa lahat ng iyong lahi sa langit. At kapag ikaw ay pumunta sa silangan, iugnay ang aking kasalukuyang paghihirap sa aking adawan. Ang adawan dito, si Adan yun. Sabihin yung amo boss, ginawa ng Lord sa ismulitin na Lord, adawan. Pumunta pa sa Pilipinas. Eh kasi umalis siya eh. Hindi naman siya pinalis ni Adan eh. Nagtampurunod siya eh. Yung nagtampo siya, alis ako. Pupunta ako, hindi ko kaya dapat kumain para mabuhay. Kakain ako ng damo, kasama ng mga piping, mga animal, mga hayop, aga sa aking kamatay. Tapos nagawa siya ng kubo, na doon siya katira. Ay nabuntis, buntis ba na siya? Kasi nasipingan.
mula doong 10 beautiful maiden at saka nalugtungan pa yung nakatulog sa Antonis. Oh, ganon. Wala pang sipig sa ganon. Kita mo yung pinto. Oh, kayong mga nakinig sa YouTube channel. Ito, aralin niyo to. Para malaman niyo ang katotohanan na si Cain hindi talaga ang tatay si Adan. Hindi talaga si Adan ang tatay. Si Gadriel, sa Grigo, si Bilial. Yan ang tatay. Oh, Baal. Ah, ngayon. Sa Tagalog tayo. Oh, basa. Ang aklat ni Adan. 21C. At namarinig ni Adan na ang panalangin ni Eva at ang pagtangis ng kanyang mga luha mula sa kanluran. Nakilala ni Adan ang kanyang tinig at sinabi sa kanyang puso, ito ang tinig ng aking tadyang, ang tinig ng aking mga tupa. Babangon ako at titingnan ko kung bakit siya umiyak. Inaatake na naman ba siya ng ahas? Walang ibang mapabintang nga ni Adan, si ahas. Kasi, yung pumasok sa ahas eh. So, meron nga, yung nalungkot si iba, sabi niya, wala bang mga ibo na magbalita kay Adan? O kasi sila lang yun eh. Wala pa naman ibang tao, sila lang talaga eh. At mga anghel na bumaba at tumutulong sa kanya. Pero, si Adan nakarinig siya sa panalangin. Sensitive ang tainga. Ito yung busis ng aking tadyang. Pupuntahan niya. Inatake na ba siya ulit sa ahas? Oh. Ito na sa English. Ah, yung panganak na. Sige. Ang aklat ni Adan. 21:3a. Si Eva ay bumangon gaya ng itinuro sa kanya ng anghel. Nanganak siya ng isang bata at ang kulay nito ay tulad ng sa mga bituin. Siya ay nahulog sa mga kamay ng kumadrona at kagad siya ay nagsimulang magbunot ng damo sapagkat sa kubo ng kanyang ina ay may nakatanim na damo. Kubo ha? Sinong gumawa ng kubo? Kumaano, halaglag si Cain sa kamay ng kumadrona. Sino yung kumadrona? Anghel. Anghel. Basa. Sumagot sa kanya ang hilot at sinabi sa kanya, alahayam ay sadyang hindi na kanania iniwan sa aking mga kamay sapagkat ikaw si Cain ang suwail pumapatay ng mabuti dahil ikaw ang namumulot ng punong namumunga at hindi ang nagtatanim. Ikaw ang nagdadala ng kapahitan at hindi ng tamis. Anong ginawa ni Cain? Magnanakaw na agad. Hindi naman siya nagtanim, pero siya nagpunot siya, namita siya, oh. Napumulot ng punong namumunga at hindi ang nagtatanim. Dapat ang nagtatanim ang mamumulot. Iba dapat. Sanggol pa yan, ha? Nahulog siya sa kamay ng hilot. Eh, sino tong hilot? Anghel. Oh, anghel. Eh, ano itsura ni Cain? Yana. Ha? Ano itsura ni Cain? Parang bituin. Parang bituin. O, tingnan mo ha? Ano itsura ni Cain ha? Hindi maliit pa na mula ni Pan. Yun yan, sa unang verse. Sa unang verse. Kaya yan, sabi dyan na. Yan, ang itsura ni Cain. Tulad ng mga bituin. Kulay. Isang bata at ang kanyang kulay nito ay tulad ng mga tulad ng sa mga bituin. Guwapo, puti. Bright.
Sino ang tatay niya? Bituin naman siya. Katulad siya ng bituin. Si Lucifer ang tatay niya. Malinaw na ang ama ni Cain ay si Lucifer. Hindi siya Adan. Kasi gwapo siya eh. At saka ma, para siyang bituin siyang liwanag eh. Hindi siya itim na dark na nigra, nigro. Tapos anong ugali ni Cain? Malay sa tatay niya. Suwail. Umapatay ng mabuti. Yan ang ugali. Ngayon dito tayo sa ano? Basa. Ang unang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 74, verse 5 to 8. At tumingin si Alahayang kay Eva na kaniyang alilang babae. At inilitas siya at ipinanganak niya ang kaniyang panganay na anak na lalaki at kasama niya ang isang anak na babae. O may kambal. May kambal nga. Tuloy. Na magagayoy ng nagalak si Adan sa pagkaligtas kay Eva at gayon din sa mga anak na ipinanak niya sa kanya. At si Adan ay naglingkod kay Eva sa yungib hanggang sa katapusan ng 8 araw. Pinangalanan nila ang anak na lalaki na Cain at anak na babae na si Lulua. Kinuha, pinuntahan ni Adan eh. Doon sa kubo eh. Nawa. Doon sa kanlulan eh. Tapos dinala siya sa lungit ng mga ginto. Nakatayamanan. O, tuloy. Ang kahulugan ng pangalang Cain ay napubuot sapagkat kinapuutan niya ang kaniyang kapatid na babae sa sinapupunan ng kanilang ina nang sila'y lumabas doon. Kaya tinawag siyang Cain ni Adan. Ngunit ang ibig sabihin ng luluwa ay maganda dahil mas maganda siya kaysa kanyang pang-ina. Kasi ang ina, hindi, nigra. Anong kulay ng lupa? Yan ang balat nila ni Adan, di ba? Eh, ito. Anak ng ni Lucifer, ni Gabriel, anghel. Saan ba ang pag-create ng anghel? Galing sila sa apoy eh. So, maano talaga sila makinang? Sa second book na tayo. Among the children of Cain. Eto na, tingnan mo mga characteristic nila. Basa. Ang ikalawang aklat ni Adan at Eva, Kabanata 13:1-2. Sa mga anak ni Cain, madami ang magnanakaw, pagpatay at kasalanan. Na mga araw na yun ay nabuhay si Lamech na bulag na mula sa mga anak ni Cain. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki na ang pangalan ay Aton. At silang dalawa ay may maraming baka. Aton Aroni. Ngunit nakagawian nila ni Lamech na magpadala sa kanila upang magpakain kasama ng isang batang pastol na nag-aalaga sa kanila at kapag uuwi sa gabi ay umiyak sa harap ng kanyang lolo at sa harap ng kanyang mama na si Aton at ng kanyang ina na si Hazina at sinabi sa kanila, para sa akin, hindi ako maaaring magpapakain sa mga baka ng mag-isa dahil may nagnakaw ng mga baka at papatayin nila ako sapagkat sa mga anak ni Cain nagkaroon ng maraming pagnanakaw
pagpatay at kasalanan. Tingnan mo yung karakteristik sa mga lahi ni Cain. Nanakaw. Nanakaw, patayan at kasalanan. Lumabas talaga yung ugali. Lahi ni Cain. Pero, nagwapo sila. Ang mga beautiful. Ang ganda. Basa. 1:1-3. Yes, dito natin na makikilala kung sino ang mga anak ng alahayam ay at kung sino ang mga anak ng Diablo. Ang sino ang hindi gumawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ni Yahawa. Ang anak ni Yahawa ay gumawa ng matuwid. Pero ang hindi gumawa ng matuwid, kaninong anak yan? Kay Diablo. Kay Diablo, kay Gadriel, kay Shitan. Tubit. Basa. Tubit 4:12. Anak, iwasan mo ang anumang uri ng pakikiapit. Huwag kang mag-asawa sa hindi kabilang sa angkan ng ating mga ninuno. Huwag sa mga dayuhan, kundi sa kabilang sa angkan ng iyong ama. Sapagkat tayo'y nagbuhat sa mga propeta, alalahanin mo lagi sina Noe, Abraham, Isaac at Jacob. Sila ang ating mga ninuno. Lahat ay nag-asawa sa mga kamag-anak nila at pinarami ni Yahawa ang kanilang mga anak. Ang mga anak nito ang magmamana ng lupain ng Israel. Huwag mag-asawa ng European. Basa. Kaya mahalin mo ang iyong angkan. Huwag kang magmamalaki sa kanila. Kailangan doon ka pumili ng iyong mapapangasawa, sapagkat kung hindi mo gagawin ito at magmamalaki ka, maaring magkagulo-gulo kayo at di magkakaunawaan. Ang katamaran ay siyang sani ng paghihikahos at paghihirap. Yan din ang pagmumulan ng karalitaan at kagutuman. Anong cause ng kagutuman? Katamaran. At kailangan trabaho talaga para ikabubuhay. Pag hindi magtrabaho, gutom ko lang, gutom mabuti. Sinabi yan ito po ta, sa kanya. Ito pa, may sinabi pa. Ito. Tubit 4:15. Anumang hindi mo gustoy, huwag mong gagawin sa iba. Huwag kang maglalasing. Huwag mong babayaang maging bisyo mo ang pag-inom ng alak. Ano ba? Marami na binom. Ano bang hindi mo gusto, huwag mong gawin sa iba. Huwag natin gawin sa iba ang hindi natin gusto gawin sa atin. Yan isang payo. Sunod, huwag mong pabayaang maging bisyo mo ang pag-inom ng alak. Tama? Tama. Mag-inom ba tayo? Yes. Bili ka ng fundador. Red wine. Sinabi, itupit yan sa kanyang anak na si... Tupit wine. Kasi batas talaga ng mga Hebrew Israel. Pero mo ha, huwag mong pabayaan maging bisyo mo ang pag-inom ng anak. Kailan tagihan ha? Baon. Sabi na ano. Papunta siya pa bautismo eh. Ako, galing sa bautismo niya. Ang usok na lumabas sa iyong bibig ay katulad ng tanduay. Kung saan sumasawa sa akin, at nakatasiyo sa tanduay. Pasya. Wala ka naman. Ano yan? Red horse. Red horse. Pwede mo na din? Pero, di ba, anong iwasan sa mga anak na alayam? Iwasan ng bisyo. Iwasan ng pag-inom. Anong bisyo? Pag-inom. Huwag gawin sa iba ang hindi gawin sa atin. Ano pang isa?
yung pinakaunang bilanggit, huwag maging... Huwag makiapin. Batugan. Ay. Diba? Aman. Tarapuntin mo talaga. O, yan. Yan ang bawal ng mga Hebrew Israelite. Papayon natin lahat. Tapos na. Kasi, we worship Yahweh say in order to get to Yahweh. Okay, ito tayo. Kalawa yan. Ang natamaan, ibigan pa kayo, ha? Pagkain ka din sa akin. Nasa lang natin. Hindi na ngayon nilang isama sa aklat ng 66. Hindi sinama ang tubig, di ba? Grabe. May sukit pa pala ng 63. Nalaman namin ang katotohanan kung sino ang
talaga ang tatay ko kay. At bilang mga Hebrew Israelite, huwag namin gawin sa iba ang ayaw gawin namin. Di na kailangan maging masipag kami. At di na kailangan iiwas kami sa bisyo, lalo na sa alak. Salamat po habay hawa. Dahil gusto mo na ang iyong mga anak ay maging karapat-dapat. May pamumuhay bilang may kabanalan. Dahil kayo po ay banal, dapat po kami ay maging banal. Iwas sa kasalanan, gumawa ng katuwiran, dahil ang anak ni Alhayam ay gumawa ng katuwiran. Ang anak ni Satan ay gumawa ng kabaluktutan o kasalanan. Salamat po sa iyong payo, turo, paraala sa amin bilang ang anak ko, Korintia. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming nag-iisang tagapagligtas, Pasyaya ni Awaday, na darating bilang aming King House. Sa pangalan niya, Yaman. Yaman!